Narito na ang mga balita sa oras na ito. Philippine Navy, kinumpirma na isa sa kanilang AW-109 helicopters ay naaksidente at sumailalim na ngayon sa masusing investigasyon. Pangulong Duterte, kinumpirma na tatakbong pangulo ang kanyang anak na si Sara Duterte bilang katandem ni Senador Go. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Kinumpirma ng Philippine Navy ngayong araw, October 3, na isa sa kanilang Augusta Westland AW-109E Power Helicopters ay nasangkot sa isang aksidente noong September 26 at patuloy na ngayong inimbestigahan ang pangyayari upang matukoy ang eksaktong dahilan ng aksidente. Ang AW-109E na may tail number na NH-435 ay isa sa dalawang arm variant ng helicopter. Ito ay sumailalim na ngayon sa assessment bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Lahat ng mga AW-109 units ay grounded na ngayon bilang isang matter of procedure. Ayon kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Adelius Bordado, ang insidente ay nangyari nang ang helicopter ay maglalana sana sa kanyang designated station matapos ito bumalik mula sa isang mission na sumusuporta sa Northern Luzon Command's Internal Security Operation. Ang helicopter ay biglang tumagilid na nagresulta sa aksidente. Dalawang piloto na mula sa Naval Air Wing ang nagtamo ng minor injuries at sila ay dinala sa Matilde A. Olivas District Hospital sa Laliyo, Cagayan. Ang Philippine Navy ay mayroong 5 AW-109 sa kanilang inventory na na-deliver sa bansa mula 2013 hanggang 2016. Ang kontrata ng 5 helicopters, kasali na ang 2 arm variant unit, ay nagkakahalaga ng 1.33 billion pesos. Samantala, sa ibang balita, kinumpirma ni Pangulong Duterte mismo na ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte ay magiging kapares ni Senador Bongo para sa 2 pinakamataas na posisyon sa gobyerno ngayong May 9, 2022 election. Ang Sara Go tandem ay kinumpirma ni Pangulong Duterte sa isang ambush interview sa labas ng Sofitel Hotel sa Pasay City kahapon October 2. Matapos nag-file si Go ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagka-Vice President. Nag-withdraw si Pangulong Duterte sa kanyang nomination bilang Vice Presidential Candidate ng ruling party, PDP Laban. At nagsabing magre-retiro na siya mula sa public service kung matatapos na ang kanyang termino sa June 2022. Si Go ay dating prinuklama bilang PDP Laban top candidate ngunit ni-reject niya ang nomination. Ang pagtakbo ni Sara ay sinabi ni Pangulong Duterte kahit pa paulit-ulit na sinabi ni Sara na hindi siya tatakbo sa ganong posisyon at naghain pa nga siya ng COC sa pagka-mayor ulit sa kanyang lungsod. Nung tanungin si Pangulong Duterte kung ang pagtakbo ba ni Sara bilang Pangulo ay final na ba, sumagot naman siya na yes, final na. Si Duterte mismo ay isang substitute bet sa 2016 elections kapalit ni Martin Dino, ang chair ng Volunteer Against Crime and Corruption noong panahong iyon na nag-withdraw ng kanyang COC nang naramdaman niya na ininsulto siya na maaari siyang ideklarang newsan candidates ng COMELEC. Ang filing ng COC ay matatapos sa October 8 habang ang mga political parties ay bibigyan ng panahon hanggang November 15 na palitan ang kanilang mga kandidato. Thank you.